Magandang umaga sa ating mga kapwa FW around the globe. Hello, Kadream! Hi! I'm Miss Rachel from ICC Kuwait. And Miss Lingen, na kasama nyo ngayon sa live update dito sa Dream High Pinas! Ayan. So, we have a favorite nga no, ng lahat. Itong ating quotes na it seems so impossible until it's done. So, yes. Paano nga ito nare-relate yung ating quotes ngayon dito sa ating live update, Miss Rachel? Yes, because dito sa ICSA, once na nag-start tayo, naabutin yung mga pangarap natin, hindi natin maaano na, ay, imposible para, or meron palang chance na maabot ko yung dreams ko, basta yes. Sinisimulan ko lang siya. So, hindi siya imposible kung ikaw is persigido na maabot yung pangarap mo or kung ikaw is determinado or ikaw is mayroong pangarap, mayroong goal in life. Yes. So, yung sinisip natin palagi na parang imposible ko ata ito matapos. Yes. Imposible akong makapag-enroll dito kasi marami tayong mga factors na iniisip kasi syempre, una na doon yung budget, yes. Time, oras, kasi may OFW tayo. Yes, and of course, marami tayong mga priorities na yung katulad sa family natin, kasi di ba pumunta tayo dito sa ibang bansa para sa family natin, yes. Ma-provide natin yung needs and wants nila. Kasi alam naman natin sa Pilipinas na kaya nag-abroad nga tayo dito kasi alam natin sa Pilipinas na hindi siya ganun kadali yung buhay doon. Yes. So, yeah, kasi nga, based rin sa experience natin. Yes. Kasi isa rin tayong OFW. Oh, so, yun talaga, grabe talaga yung effort na kailangan mong i-exert para maging posible. Yes. Ang imposible. Yes. Oh. So, ayan. So, speaking of, kasi nga pinag-usapan namin yung imposible at naging posible siya until na natapos siya, di ba? So, ayan. Meron na tayong hawak-hawak ngayon kasi nagpa-preview kanina si Miss Rachel ng ating mga graduates for UK Diploma Courses. Ayan. Yes. So, simulan natin, Miss Rach. Ayan. So, yung lahat na mga hirap, lahat ng pagod, lahat ng sleepless nights nila sa paggawa ng mga assignments, sa wakas nandito na, nagbunga na yung lahat ng kanilang mga paghihirap. So, ayun. Congratulations kay Miss Ruby Erlano Eripol has been awarded qualified level 4 Diploma in Health and Social Care. And congratulations to Miss Ruby. Si Miss Ruby is residing dito ngayon sa Kuwait. So, ayan, no? Congratulations also to Miss Irene Havaro Ayak has been completed her level 4 diploma in health and social care. So ayan po, no, kung makikita ninyo, ito yung diploma nila. And sa likod niyan, kasi iba nagtatanong kung legit ba ito, yes, yung course natin. So ito siya, yung diploma na kuha nila is tested and proven. Kasi nga, it is tested and apostilled sa London. So once yung document mo is recognized ng government offices or embassies, is yan, nagpapatunay na itong credential mo is legit at saka yes, legal mo magagamit for application or kano yung mga purpose natin for this diploma. So, yes, yan. Lalo na sa mga kababayan natin na nangangarap talaga na makapunta sa Canada, yes, sa UK, and kailangan nyo ng US evaluation sa inyong diploma. So, itong diploma na to is pwede nyo po siyang ipa-evaluate sa US. Yes. So, yun yung kagandahan dito. And marami din akong natatanggap na mga inquiries, actually. Ma'am, legit ba yung ICSA? Yes. So, of course, legit na legit tayo. So, marami ng mga students na makakapagpatunay na legit yung ICSA. So, kung makikita nyo dito sa aming Facebook page, maraming mga testimony ng mga students namin. So, siguro isa na yan sa magpapatunay na legit yung ICSA. Yes, kasi ano din, no, yung minsan yung syempre nag-aalangan na pa. Yes, kahit ako naman, di ba, mag-e-enroll ka, tapos mag-e-invest ka ng pera doon. So, kailangan mo talagang, ano, no, hindi mo talaga mawala sa ating mga kababayan. So, syempre, pinaghirapan nila yung pera nila. Yes, so, lalo na patunay na talaga. Oo, lalo na sa mga kababayan natin na sa Hong Kong, sa Taiwan, sa Malaysia. Kasi hindi lang naman siya, yung students namin, hindi lang siya nandito sa Kuwait. So, worldwide po, nagbibigay ng service si ICC. So, marami kaming students international. So, meron kami students sa Hong Kong, sa Taiwan, sa Malaysia, sa Brunei, Qatar, or kung saan bansa pa man yun na hindi ko nabanggit. Kasi ang dami, kahit sa Israel, meron. O, yan. So, sa Croatia. So, kumbaga, having courses internationally. Yes. Nice. So, yun, congratulations also kay Mr. Daniel Estrita Donios has been awarded qualified level 4 Diploma in Information Technology. Yun. So, yun, especially yun sa Information Technology, yes, si Biro, oh, yan. No? Kasi ngayon, is in yung ating mga programmer, yung IT specialist din for jobs. Kasi ngayon, no, lahat ng mga businesses ngayon naka-top up na sa online. Yes. AI na ngayon yung nag-prevail. Kahit nga sa, yun nga, sabi ko kanina may nakita kong news sa Pilipinas na
isang institution doon na nag-ano na sila ng mga online gaming na subject talaga, part ng subjects nila sa isang university sa Pilipinas. So, na ano siya, na-feature siya sa balita. Kaya sabi ko, hala, pwede na pala gano'n na habang nagkaklase yung instructor, nag-games yung mga students. Dati, no, sa ating traditional dati. Games lang dyan. Kaya parang ginagamit na nila yung hobby at saka yung ano talaga na kung saan nag-excel yung estudyante, yes, which is in gaming. Kasi maganda rin ngayon yung compensation kung kayo is gamer, game developer. Yes. So, pwede na nila yung magtrabaho sa any IT, ano, no, offices or companies. Yes. Mas maganda yung sahod ngayon. And of course, yes, pwede nilang simulan dito yung dream nila na magkaroon or dream nila na magtagumpay sa in terms of information technology. So, yes, meron tayong UP Diploma in Information Technology, yes, dito sa ISA. So, yung hanap nyo is pagiging programming, nabalo pa yung sarili nyong website. Maganda pa yung start ng ating information technology. Lalo na is internationally recognized, coming from UK. So, ayun, no. So, congratulations also to Ms. Jessalyn P. Anet. So, you have completed your level 4 diploma in business management. So, ito si Ma'am Jessalyn, isa sa mga graduates natin ng business management sa Taiwan. Wow, yes. Yun nga, sabi ko nga, international, yes, si ICC. So, hindi lang siya dito sa Kuwait nag-o-offer ng mga courses, nag-o-offer din siya international, like, yes, sa Taiwan. So, ito is proof na siya na meron talagang students sa ICC sa Taiwan. Yes. Kasi meron nakapagtapos galing, yes, sa Taiwan. Marami kasi nagtatanong sa taga-Taiwan na mga, yes, iba estudyante na may mga estudyante din ba kayo dito sa Taiwan, sa Hong Kong. Marami tayong estudyante. Kasi open itong courses natin, hindi lang sa face-to-face, maging sa online live class. Yes. Lalo na sa mga walang day off. Yes, oo. So, parang inaano talaga ginagawa ng way ni ICC na at least matulungan yung mga kababayan natin na hindi nakapagtapos na kanilang pag-aaral, gawa ng ang daming priorities na kailangan, yes, nilang unahin. So, ito yung chance na habang nagtatrabaho dito sa ibang bansa is meron tayong mai-provide to sustain our studies, diba? Kaya nga. So, kailangan natin to improve ourselves para at least ma-improve natin yung ano natin yung siya, pero narandoon yung salary, no? Yes. At least kung na-improve natin yung sarili natin, mas itutulungan natin yung family natin sa Pilipinas. Yes. Sabi nga, make your tomorrow better than today. Yes. Yeah. So, yun yung pala yung narinig kay Sir, kay Sir Mark. Hello, Sir Mark! So, yan. So, congratulations also. I'm Miss Brenda F. Saviron. Sabihon. Sabihon. Ayan. So, has been awarded qualified level 7 diploma in strategic management and leadership. So, yan sa mga manager, supervisor, yes, na hindi nakapagtapos ng college nila, may possibility na makapag-proceed kayo sa master's degree. At ang kagandahan dito, Ms. Lynn, kasi nirecognize siya dito sa Kuwait Ministry mismo, sa ano yung tawag doon, sa show on public manpower, yes, oo, na ang equivalent ng inyong level 7 diploma in strategic management and leadership is equivalent po siya ng master's degree. So yung qualifications mo sa education mo is level ano na siya, pang master's degree na po siya, as in nano talaga siya, kasi na ano na yan si Miss Cherry Pie kung ano siya ngayon. So yung ano niya kasi credentials niya, pina-check niya na doon sa ano, sa show on, sa ministry. Yes. So nakalagay na talaga doon sa ano niya, sa mga documents niya, na equivalent na siya as master's sa working permit. Sa working permit niya. Yes. So yun, patunay yan, patunay talaga yan, na tested and proven siya that it is recognized na Kuwait, and then yung kanyang ano, no, educational equivalency is to master's degree. Yes, oo. Tsaka, biroon mo, hindi ka nakapagtapos ng college, undergrad ka ng college, tapos ngayon yung equivalent ng education mo is master's degree. And then, internationally based yan siya, yung credential mo, no, hindi na magagamit dito sa Kuwait, around the globe talaga siya. Yes, oo. So, napakalaking, ano yun, achievement para sa isang OFW na parang lumalaban palagi kung ano ba yung dapat kong gawin, ano ba yung gusto kong maabot, yung alam mo yung hindi mo pa siya ganong kakilala yung sarili mo na kaya ko ba to, until i-challenge mo yung sarili mo na mag-take step talaga, yes, kasi kung andyan ka lang sa level na yan, hindi mo alam na mas maitataas ka pa pala, yeah, diba? So kailangan mo nang i-challenge yung sarili mo, kasi at least wala kang regrets sa susunod na matanda ka na. Dapat pala nag-enroll ako sa ganito, dapat pala ano kaya ako ngayon, take step ako dati. Ano kayang mangyayari kung tinupad ko yung pangarap ko? Yes. Ano kayang mararating ko kung sinimulan ko siya, kung hindi ako natakot na baka ma-failed ako, yes, di ba? Yung feeling naman talaga, at saka mistakes, andyan naman talaga. Yes. Kasi it means like, natuto ka ako. Mm-hmm. At least yun, kumbaga, parang naging stepping stone mo na kaya ko.
At least, kung doon ka naman, naka-fail ka, at least you tried, di ba? Tapos, yun lang, laban lang hanggang sa makamit mo yung pangarap mo. Kasi at least, hindi ka nag-try. Yes. Oh. Mas masakit yung hindi ka nag-try. Tsaka yung failure natin, yung way natin na magiging successful tayo. Kasi natututo tayo sa mga pagkakamali natin. Yes, of course. At least, yun, kailangan mo lang i-accept na yun as a lesson or kung gusto mong i-treat yun as an obstacle, nasa sayo. Mm-hmm. Pero kung i-treat mo siya as a lesson, at least, it gives you lesson sa buhay. At least nakapag-step up ka. Kaysa sa mag-stop ko lang doon, hindi mo tinfry ulit. Okay, yes. Oh, and so, ayan. Congratulations again to Mr. Delphine D. Gonzalez III. You have been awarded the Qualify Level 7 Diploma in Strategic Management and Leadership. Ayan. So, yun na marami-rami na tayo. Magkabash sila ni Ma'am Brenda. Yes, Ms. Brenda. And so, congratulations also kay Ms. Ginilyn De Vera Katunggal. Has been awarded Qualified Level 4 Diploma in Health and Social Care. So, ayan. So, natin si Ms. Kimberly Pentado Bancore. You have been awarded Level 4 Diploma in Health and Social Care. So, ayan na. Congratulations. Yes. Congratulations also kay Ms. Isganeril Rentotar Padelio. Parang ang hirap naman ng ano. Sorry. Kung tama ba yung pagkabigkas ko ng pangalan. Sir Isganeril. Actually, second course yan. Nag-enroll yan siya ng, ano, ng computer secretarial natin. Yes. So yan sa mga computer secretarial natin, kasi nakapag-update na sila ng computer skills. Mm-hmm. So yung next level nyo is either to challenge yourself na magkaroon ng diploma. Diba? So yan, gaya yung si Mr. Isganeril. Yes. Na kailangan tuloy-tuloy lang yung pag-aaral tsaka pag-develop ng sarili natin. Yes. Hindi lang tayo pwedeng dapat stagnant lang tayo sa ganitong level. At least, try natin mag-level up. Yes. So from computer secretarial to caregiver or diploma in health and social care. Ayun, congratulations. And congratulations also to Ms. Lacerna Miriam Pantillan. You have been awarded Level 4 Diploma in Health and Social Care. So si Ma'am Miriam, if I'm not mistaken, nasa Singapore or Taiwan siya. Ayun, congratulations Ma'am Miriam. So yan, for shipment na to siya mamaya. Yes. And of course, congratulations also kay Ms. Cheryl Montijo Mininti. Ayan, so has been awarded the Qualified Level 4 Diploma in Health and Social Care. So ayan, congratulations also to Ms. Jacqueline Facundo Valles. You have been awarded the Level 4 Diploma in Health and Social Care. So po yan, congratulations. Yes, of course, congratulations also kay Mr. Daniel C. Marinda. Has been awarded a Qualified Level 4 Diploma in Health and Social Care. And congratulations. Ako, isa ito sa mga batches natin na dumating. May iba pa na parating dito, no? So, continuous na yun. Nakakamangha din, no? Kasi nga, yung mga kababayan nating OFW, hindi sila sumuko na na magkaroon ng diploma. Yes. Kasi it's big challenges talaga, tsaka big step din. Kasi nga, yung routine natin, trabaho, bahay, pahinga. Yes. So, paano na, yun minsan na tinatanong ko sa mga sasante, na paano nyo pinagkakasya yung oras ninyo? Kasi syempre, pagod yung katawan, pagod yung utak, kasi sa busy sa trabaho. Mm-hmm. Yun talaga, hands up talaga ako sa ating mga estudyante na nagtatapos dito sa ating mga training courses and also, lalo na sa diploma, kasi hindi biro ang diploma. Oo, kasi magkaiba yung curriculum natin sa Pilipinas and din sa British curriculum. Mm-hmm. Kasi it is under siya ng British curriculum. Mm-hmm. So, magkaiba talaga yung system natin sa pag-aaral. Kung kung sa Pilipinas tayo is more on enumeration, kung mag-iisip man tayo, hindi na tayo kumukuha kung saang reference yun. Yeah. Dito kasi sa British curriculum, kung mag-iisip ka man or kung gagawa ka ng reflective assignments mo, yung reference mo, kung saan mo siya kinukuha, kailangan mo siyang i-attach doon. Mm-hmm. Kumbaga, partner siya, no? Combine siya ng theory at saka yung application kung ano yung natutunan mo. Kasi hindi mo lang siya basta imahinasyon lang kukunin. Kailangan may basis ka talaga kung ano yung paano mo siya naintindi itong topic na to. Saan idea mo siya kinuha? Yes. Kasi sa Pilipinas, pag gagawa tayo ng halimbawa, mga research paper, okay, gawa ka na ng essay na pinakahaba dyan, hindi natin nilalagay yung mga reference natin. Basta ang importante, masagutan natin yung question na binigay ng instructor. Dito kasi, pag gagawa ka ng assignments, kailangan mo lang ilagay yung literature at the same time, yung paano mo siya i-apply sa ngayon. Sa ngayon na, halimbawa, para may studies talaga siya pinagbabasihan. Pinagbabasihan sa sagot na nilagay mo.
ganun siya. So, kailangan siya ng theory, mm-hmm. and then kailangan mo din ilagay yung example mo, kung ano ba yung marirelate mo ba siya doon sa theory na tinuha mo. Kapag ano yung trabaho mo ngayon, like for example, yung trabaho mo is related sa admin. Mm-hmm. So, yung course mo is business management or strategic management. So, kailangan, ando talaga yung, ano no, yung idea at saka yung mga facts talaga na may thesis talaga yung studies. So, kumbaga pag thesis writing na. Oo, thesis writing siya. Na kailangan mo siyang i-proof na yung literature mo is doon siya sa example na binigay mo. Nag-exist siya. Meron siyang engagement. Siya. Kasi hindi na siya basta-basta kasi tayo lumaki tayo or natapos natin yung ano no yung course natin dati. Mm-mm. It's more on ano no although doon naman may mga theories din naman, meron din naman siyang enumeration and essay, pero ito talaga napaka-challenging. Yes. Okay. Kailangan mo lang talaga siyang ilagay doon according to halimbawa ko yung nasasabi Rachel Corda ganun. Ilagay na kasi ilagay mo pa yung year kung sa, kailan niya yung pinublish yung book na yon. So ganun yung ano natin dito. So hindi lang siya yung basta-bastang diploma kasi mm-hmm. ito is pinaghirapan talaga yes. siya, pinagpuyatan, minsan iniiyakan, yes. kung paano ba tatapusin yung mga assignments. Mm-hmm. Kaya salot ako sa mga ayun sa mga estudyante natin na hindi talaga sumuko para makompleto nila yung yes. kailang mga modules. Yes. Kasi hindi lang biro talaga, hindi biro talaga yes. yung pag-aaral. Kasi sabihin nila, ma'am, madali ba to yung pag-aaral? Mm-hmm. Ang sinasabi na namin is challenging. Dala naman talagang madali. Yes. Andun talaga sa una yung adjustment. Siyempre, may mga kahirapan din. Siyempre, kailangan mo lang talaga na mag, ano no, focus ka kung ano yung goal mo. Mm-hmm. Kailangan mo rin siyempre magsakripisyo ng oras at saka yung, siyempre, yung mag-ano ka sa sarili mo na kailangan ko to. Kailangan yes. ko to for self-development, career development man yan. Kung gusto nyo mas ma-improve yung career ninyo, kailangan nyo rin mag-invest at saka mag-take step. Yes. Kasi hindi lang siya magic uh-oh. Na just one snap doon ka na. Uh-oh. Kailangan mo talagang mag-make, ano no, effort yung yes. ika nga nila. So sabi nga nila, dream plus action. So mas maganda yung combination niya. Sabi din, if you can dream it, you can have it. So kailangan mo lang siya ng action talaga sa mga pangarap mo. Kasi kung hanggang pangarap lang din tayo, so hanggang sana all lang din tayo. Kaya, hindi tayo yung masasabihan na, ay sana all, di ba? At least kayo na, dati kayo nagsasabi sana all. So ngayon kayo na masasabihan, ay sana all din. Sabi na lang, yes. di ba? O hindi lang ikaw palagi yung nag-browse lang ng FB page, makita mo yung achievement ng iba. So you need to take step rin para maging isa ka rin sa mga nakapag-achieve at saka naabot yung kanilang pangarap. Kasi yes. yung negosyante man yan or kung sino man nakapag-achieve ngayon ng mga achievements nila ngayon, may pinagdaanan yung mga yon before nila na-receive or na-attain yung achievements na yun. Yes. Mm-hmm. And kung hindi mo pa alam kung ano ba yung, lalo na sa mga kababayan natin na nagtatrabaho dito sa Kuwait or sa ang bansa ka man nagtatrabaho, kung hindi mo pa masyadong nakilala yung sarili mo, kung ano ba yung purpose ko in life, ano ba yung goal ko, ano ba yung pangarap ko talaga sa buhay ko na hindi ko pa siya natupad. Kasi minsan, alam mo, sa buhay natin, parang alam na natin kung ano yung gusto natin, pero hindi pala siya yung gusto natin. So, kailangan pa natin i-develop yung sarili natin na mas kilalanin pa siya. So, kung kailangan nyo ng guide kung paano nyo ba, or paano ba kayo magkaroon ng career plan, ayun, so pwede po kayong tumawag dito sa ISSA para mag-guide po namin kayo kung ano yung course na para sa inyo and ano yung best course talaga na magagamit mo in the future kung ano man yung iniisip mo sa ngayon na nagdadalawang isip ka ba na gusto mong trabahuin yes. or gusto mong a-applyan. Mm-hmm. Kasi so, nga, time is gold, di ba? Yes, oo. Hindi mo mapabalik yung oras. So, habang may panahon, kailangan natin maggalaw-galaw din. Oh, punta lang kayo dito sa office natin. So, we are located here in Panasonic Tower, 8th floor, sa Malia, Kuwait City. Kung familiar kayo sa landmark na KFC. Yes. Kasi for sure, tagpuan yung KFC. Tapi lang noon is yung Panasonic Tower. Akit na kayo dito. We are open every day except Thursday. So, punta lang kayo dito and then pwede kayo mag-inquire, di ba? Dito kami yes, sa registration, ako sa reception. At isusap tayo kung ano ba yung magandang course para sa inyo. Yes. So, ano po, bali, gagawin natin na tayo, gagawin natin yung best natin, best version of ourselves yes. na magiging inspiring tayo sa lahat mm-hmm. ng mga kababayan natin, di ba? Kasi, kung sa simple na bagay, nai-inspire sila sa kwento mo, mm-hmm. napakalaking factor yun, yes, di ba? Yes. So, for example, sa mga students namin na nakapagtapos dito, nagbibigay sila ng kwentong ICC mm-hmm. nila, so, sa bagay na yan, namomotivate mm-hmm. din nila yung ibang mga kababayan natin. FW. Oo, FW na. Alam mo yung,
ah, lagi lang nilang iniisip na pangarap ko talaga na makapunta ng Canada. Pero paano? Anong gagawin ko? So, lalo na kung tayo is high school graduate. So, kailangan talaga natin ng additional credentials. Yes, kailangan. Yung experience natin, lalo sa mga kababayan natin, ng mga caregiver na ngayon, nandiyan na yan, experience. Pero once na mag-apply ka na ng trabaho talaga sa company, kakailanganin yung credentials mo. Yes. So, ano, formality na, yun talaga yung field mo. Meron kang knowledge and skills within that work na gusto mong a-apply. Dati kasi, before pandemic, mostly ng mga companies, they are looking for skilled workers, no? Mm-hmm. Maganda yung offer ng mga skilled workers. Pero ngayon, nag-upgrade na sila. So, apart from skilled or experienced worker, kinakailangan or hinahanapan na sila ng credential. So, yes. Kung pagkapanahon is nag-change talaga yung mga requirements, qualifications. So, kailangan din natin makipagsabayan kung ano yung requirements. Kasi kung sabihin mo, ito lang yung natapos, wala tayong magagawa kung yun ang sasabihin mo. Kailangan mo talagang mag-take step, move forward ka talaga. Sabay ka dun sa kung anong napapanahon, ano yung kailangan para sa trabaho natin. Yes. Okay, so ayan, speaking of, kasi this coming Monday, yes, meron tayong Free startup class of UP Diploma in Health and Social Care or Caregiver Course. So, yeah, ito na po yung chance natin, kung napapanood nyo man tong live na to, ito na yung chance natin para mag-join tayo ng free startup classes. Free lang siya, para at least mas maintindihan nyo ano ba yung caregiver course, ano ba yung mga benefits after the course. Yes. Kasi i-discuss yan ng instructor nyo. Bibigyan niya kayo ng orientation kung paano nyo ba sisimulan yung course nyo, ano ba yung mga matutunan natin, ano ba yung benefits ng diploma na ma-receive ninyo. So ayan, no? So we are making this batch na Monday kasi nga may mga kababayan tayo na hindi available ng weekends. Yes. So grab nyo yun ang chance kasi meron tayong trial class this Monday. So punta na kayo dito if you are available kasi sasayangin natin yung oras natin pag-browse. Wala pa rin naman ma-invest sa ating sarili. So at least ito, libre lang siya na trial class. At least makatry lang kayo ng klase, no? Yes. Kasi sa wala kayong ano, no, alam kung paano ba itong pag-aral kasi hanggang tanong lang tayo, paano kaya ito? So kailangan at least pumunta kayo dito and then attend kayo sa ating trial class. Yes. And gusto ko lang din i-add yung para sa mga kababayan natin na nagtatrabaho na bilang isang manager or kaya supervisor and kailangan lang talaga nila ng formality na meron silang credentials. Kasi usually naman kayo ngayon, yung mga unang nag-a-apply dito sa Kuwait, hindi kasi nahanapan ng college diploma or something. Kahit high school graduate, maraming mga manager na dito nagtatrabaho na dito sa Kuwait, manager, supervisor. So, kung kailangan nyo ng additional credentials para to prove na iyon, meron kang knowledge and skills regarding sa position mo, management skills. Kasi dito meron kaming master's degree, which is first year siya ng master's degree. Yung level 7 is strategic management and leadership. So, kakailanganin mo siya para ma-upgrade yung working permit mo as yung education level nga. Mm-hmm. Yung sabi namin kanina, as master's degree. Mm-hmm. Kumbaga, ano, no, globally competitive tayo. Yes, oo. Kasi meron, pag halimbawa, hindi natin ina-upgrade yung sarili natin, may mga chances na baka matanggal tayo kasi wala tayong diploma. So, kailangan din for promotions, for upgrade ng career. So, yan, tayo. Kasi nga, everyday is a new day to learn something new and to develop ourselves na rin. Yes. So, yun, take step tayo. So, sa ating mga numbers, Miss Rachel, pwede kayong mag-message sa ating plus 9659-767-4076. Hindi kaya sa plus 9659-930-2850. Yan. Or kung di kayo, mag-comment na kayo dito sa comment box below at saka mag-message kayo dyan sa inyong mga inquired courses kasi meron tayong mga student consultants na mag-guide para sa inyo. Yes. Yung courses po na in-offer dito sa ICC is available po siya worldwide. So, yes, kahit saan bansa man po kayo ngayon, is pwede po kayong mag-enroll dito sa ICC at abutin yung pangarap kasama si ICC. Ayun. So, because ICC is your partner in success. Ayan. So, maraming salamat kasi mahaba na itong aming usapan. Yes. So, see you next sa ating, ano na, announcements. Yes. And also, congratulatory para sa ating mga next batches na nagtapos at mag-receive na kanilang credentials. So, yun muli, kasama nyo dito, Miss Lynn. And Miss Rachel. And so maraming salamat sa inyong pagsubaybay dito sa aming live update. And yan, see you next time sa bagong episode ng aming Dream High Pinay. So yan, maraming salamat Miss Rachel sa iyong programa. So see you next time more sa ating updates dito sa ICSA. Bye po! Ayun.